Father Lito Jimenez, oras ganap ng alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Isang mainit na hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe init mga kuya, mga ateng. Ingat-ingat po sa heat stroke, 42 degrees Celsius. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Martes. At 16 ng buwan ng Abril. Luzon at Visayas grid nasa red at yellow alert. Naku, 31 power plants. Bagsak ang power supply. Patay tayo dyan. Samantala, daan-daang libong power customers ng Meralco. Inaasahang daranasan ng rotating brownout ngayong Martes. Naku po. Panawagan naman ang pagbawi ng suporta ng militar at PNP kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinabla. Dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez, pinakakasuan ng sedition o kaya ay rebellion. Pangulong Marcos nanindigang wag mag-sorry sa mga biktima ng human rights violations ng dating administrasyon ng kanyang yumaong amang si FM. Dahan-dahan lang approach ng PNP sa nasakoteng 13 billion na droga. Umani ng papuri kay Pangulong Marcos. Pangulong Marcos sa pinayuhang mag-hair follicle drug test. Para matiyak na hindi gumagamit ng droga ay naman kay dating Executive Vic Rodriguez. Ano ba to? Samantala, manibela at piston. Tuloy ang biyay sa Mayo a 1 kahit lagpas na sa consolidation ng mga PUVs. Pinsala naman ng El Nino sa agrikultura, pumalo na sa mahigit 2 bilyong piso. Earthquake at fire drill sa pinasususpindi dahil sa init ng panahon. Diba yung sports fest ng Philippine Coast Guard? Meron pong namatay. Samantala mga e-bikes at e-trikes na dadaan sa mga main road. Abay, titiketa na ng MMDA simula bukas. Nako, at yung mga walang driver's license at walang registro ng mga e-bikes at e-trikes, abay, i-impound mga kuya, ha? Kaya ingat po tayo. At sa detalye na ating mga balita. Ito na ang malungkot na balita, nagdeklara ng red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid ang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Ito ay bunsod ng pagbagsak ng supply ng kuryente ng 19 na power plants sa Luzon, habang 3 iba pang power plants ang nasa derated capacity operations. Malo ang peak demand sa kuryente ng 13,024 megawatts habang ang available capacity ay nasa 13,537 megawatts. Nakatas naman ang red alert sa Luzon grid ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at mamaya alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
Habang yellow alert naman ang alauna hanggang alas 2 ng hapon, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi, at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Hirap matuloy ito pag walang kuryente. Sa labas ng bahay na lang. Sa Bisaya, sa grid 12 power plants ang bumagsak. O nagkaroon ng force outage, habang 5 planta naman ang nasa tinatawag na derated capacity operations. Ang ibig sabihin niya na binawasan. Naka-yellow alert naman sa Bisaya sa grid ng alas 2 hanggang alas 4 kahapon ng hapon, at alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, 13 lugar ang apektado ng bagsak na supply ng kuryente ngayong Martes. Bunsod nito, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines na nagpatupad na sila ng manual load dropping mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa ilang lugar sa Ilocos Norte, Isabela, Olongapo, Cagayan at Batangas. Itinakda naman ang manual load dropping mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ilang lugar sa Ilocos Sur, Baguio City, Benguet, Nueva Ecija, Aurora, Quezon Province, Camarines Sur at Camarines Norte. Ayon sa NGCP, maaring kanselahin ang itinakdang oras ng manual load dropping kapag gumanda na ang sitwasyon sa power supply tulad ng mas mababa ang actual demand sa power projection. Dahil dito na nawagan ang GCP sa mga mamamayan na pag-ibayoin daw po ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente. Eh, parang tayo magtitipid dyan. Eh, kailangan eh, paano nga tipid dyan, ha? Dalawang oras na may kuryente, dalawang oras na wala. Samantala, asahan naman ang rotating brownout sa mga sineserbisyuhan ng Manila Electric Company sa Calacang, Maynila at iba pang mga lalawigan ngayong hapon dahil sa red alert na idineklara ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa Meralco ay hindi bababa sa isang oras na power interruption. Naku, isang oras? Naku. Mangawit ang kamay natin sa kapapaypay nito, ha? Sa kabuang 660,000 household customers, ito hanggang alas 4 ng hapon. Bakit ganun? Kung kailang kasagsagan ng init ng panahon, Miss Thea, ay doon pa magkakaroon ng power outage. Para daw bumawas sa timbang na exercise. Para nag-sauna niyan. Inaasahang nakaranas ng brownout ay iba pang barangay sa Caloocan City, Manila, Pasay, Pasig, Quezon City at Taguig mula alas 2 ng hapon hanggang kaninang alas 3. Samantala, posibleng mawalan ng kuryente mula alas 3 hanggang alas 4 ang ilang barangay sa Malolo City, Plaridel, San Jose del Monte City, San Rafael, Santa Maria, Bulacan. Gayun din sa ilang lugar sa Cavite, Laguna, Quezon Province, Rizal, maging Makati, Marikina, Parañaque, San Juan, at Valenzuela City sa Metro Manila. Nakulat na lang yata ng lugar. Sa iba pang balita, lakay pinakakasuhan ng mga leader ng Kamara si dating House Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa panawagan nito sa Armed Forces of the Philippines o AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag ni House Majority Leader Jose Manix Dalipes, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. at Deputy Speaker David Suarez ang sinabi ni Alvarez na hindi lamang divisive kundi mapanganib. Sinabi ng tatlong leader ng Kamara na ang
mga mambabatas ay dapat na iginagalang ang democratic process at rule of law at ang pinanawagan nito at ang panawagan nito na mag-withdraw ng suporta ng AFP ay direct attack sa democratic institutions. Ayon kay Dalipi, nananawagan ang liderato ng Kamara na kasuhan si Alvarez dahil kailangan siyang mapanagot at para maiwasan ang anupang destabilization attempt laban sa gobyerno. Samantala, nag-I am sorry. Tumingin ang paumanhin si dating House Speaker Pantaleon Bebota Alvarez dahil nadala lamang daw siya sa kanyang bugso ng damdamin. Ito ay matapos siyang manawagan sa Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta sa Commander-in-Chief sa Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa ni Alvarez ang pag-I am sorry sa o ang panawagan sa isinagawang prayer rally ng mga supporters ng dating Pangulong Duterte sa Tagum City, Davao del Norte noong Linggo ng gabi. Depensa naman ni Alvarez, malabo ang sinasabi na katumbas ng sedition o rebellion ang kanyang panawagan sa AFP dahil maayos at tahimik naman daw ang isinagawang prayer rally. Kung narito'y nagbanta ang makinatawan ng Kamara sa namarap sa imbestigasyon ng Ethics Committee si Alvarez dahil sa kanyang naging pahayag. Ang isang kongresistang si Congressman J.J. Romualdo naman ng Kamigin ay nanawagan sa Department of Justice na pag-aralan ang nasabing usapin at kasuhan na si dating Speaker Alvarez. Samantala, tablado sa sandatahang lakas ng Pilipinas ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na bumitaw na ng suporta ang militar kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., malinaw sa mga sundalo ang pagsunod sa chain of command na nagtatakda sa presidente bilang commander-in-chief. Reaksyon nito ni Browner sa payo ni Alvarez na dumistansya na ang AFP kay Marcos Jr. dahil sa mga pulisiya nitong nagdudulot umano ng tensyon sa West Philippine Sea. Narito naging pahayag ni Browner. The President is our commander-in-chief. Whoever the President is, it's very clear that we will follow that chain. Susundan namin yung mga utos ng ating commander-in-chief. Binagyang diin ni Browner na hindi ito ang unang beses na may ganitong panawagan na dati na ang inilutang ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Samantala, dahan-dahan lang. Chill-chill lang. Ganito ang dapat maging approach sa drug war ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naku, baka naman masyado tayo malambot dyan na Mr. President, ha? Tawanan kayo ng dating Pangulong Digong. The order is dead or alive. Chill-chill lang dong. Ito ang pahayag ng Pangulong Marcos kasunod ng pagkakasabat ng illegal drugs na Shabu na nagkakalaga ng 13.3 billion pesos sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas. Paliwanag ng Pangulong Marcos, walang nasaktan o namatay sa nasabing operasyon na dapat at tamang approach sa drug war. Anya ang malaga ay masawata at matigil na ang pagpasok ng mga shipment ng mga illegal drugs sa bansa. Ganito ang pahayag ng Pangulong Marcos. This is the biggest shipment of Shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Ayun yung ganyan, Mr. President, ang tatay ninyo, ha? Ayan, no martial law, ha? Yung Chinese drug lord na si Lim Seng. Anong ginawa, Lakay? Firing squad. Ooh. Sa Fort Bonifacio. Ayan. The order is dead or alive. Relax lang, Dong.
Matatanda ang sinabi ni PNP Chief General Francisco Marbil na hindi raw kailangan magdeklara ng giyera kontra droga dahil bahagi na ng kanilang trabaho ang pagsugpo sa illegal drugs. Pero huwag naman lambutin. Hindi tayo katatakutan ng mga drug lords niyan. Mga drug traffickers kung ganyan ang approach natin. Usaping droga pa rin, dapat sumailalim na lang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hair follicle drug test para matigil na ang mga alegasyon na gumagamit siya ng illegal drugs. Ito ay ayon kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Sabi ni Rodriguez, kung wala namang itinatago, magpa-hair follicle drug test na lang para na rin sa kahilingan ng taong bayan. Matatanda ang tinawag na bangag ni Pangulong BBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero, ngunit binawi niya ito at itinanggi na inakusahan niya na gumagamit ng illegal na droga si Marcos Jr. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Abay, bagamat sinasabi ng Polo Marcos na dahan-dahan lang ang approach, abay may banta rin ating Commander-in-Chief. Ang sabi ng Pangulo, aabutan din namin kayo. Ayan, matitimbog din kayo, maliit lang ang Pilipinas. Yan po ang mensahe ng Pangulo matapos ang mensahe niya sa mga sindikato ng illegal drugs na nag-ooperate sa bansa. Samantala, manibela at piston, tuloy pa rin ang biyay sa Mayo 1. Kahit ito ay lagpas na sa ibinigay na deadline para sa consolidation ng mga PUVs, mga pampaserong jeepneys. Pinsala naman ng El Nino sa agrikultura, umabot na ng mahigit 2 bilyong piso. O yung pong mga bibiyaheng e-bikes at saka e-trucks, mga kuya, ha? Na dadaan sa main road. Huwag na rin dadaan sa mga main roads. Dahil bukas, simula bukas ay huhuliin na kayo. Titikitan at pagmumultahin ng MMDA. Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. R.H. Break time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Senator Gringo Honasan, na isa sa pelikula ang kanyang talambuhay. Oras, ganap ng alas 4.26. Break time! Oras, Ms. Thea. Ganap ng alas 4.32. Oras na para kausapin natin ang spokesperson ng NGCP, National Grid Corporation, na sa ating linya si Atty. Cynthia Alabanza. Atty. Alabanza, ma'am, magandang hapon po sa inyo, Atty. Atty. Yuhu! Na-brown out yung linya lakay. Nag-overheat ang linya, Ms. Jackie O. Ha? Samantala, bago natin balikan si Atty. Cynthia Alabanza kung anong dahilan bakit bumagsak ang 31 power plants ng NGCP, ha? At kailan na marerestore ito, ha? At hanggang tatagal ito nga nasa linya na? Atty. Cynthia Alabanza, ma'am, magandang hapon po sa inyo, Atty. Yes, magandang hapon po sa inyo. Ay, Atty., hindi yata magandang hapon dahil ang init-init ng panahon. Grabe, ha? Tagaktak ang pawis. Opo. Pero ano? Dalahon ng init, itong problema sa kuryente po. O nga po, yung nga po ang itatanong namin sa inyo, Atty. Cynthia Alabanza, ma'am. Ano po ang dahilan bakit bumagsak po yung 31 power plants? Well, klaruhin muna natin ho, no? NGCP, okay, please. Hindi ho kami, hindi natin kontrolado yung mga power plants. Daanan ho kami ng kuryente, delivery bulk delivery system po. Kaya namamonitor lang natin yung sitwasyon. Pero yung dahilan ho kung bakit po marami mga power plants na tumirik at nakakontribute po dito sa kakulangan ng kuryente, I will defer po to the Department of Energy kung bakit po sila magkaroon ng problema.
O nga pala, hindi pala sa inyo dahil kumbaga ang NGCP parang skyway lang yan. Oh, daanan lang. Daanan lang. Aha, ayan. Parang grab. Parang grab. Ayan, oo. Pero ano po ang paliwanag nila Atty. Alaban sa mama? Nag-o-overheat din ba ang mga power plants pag ganitong mainit ang panahon at dumadami ang gumagamit ng kuryente? Well, ayoko po mag-speculate, no, pero maaari po din hong affected yung mga power plants dala na rin ng init ng panahon kasi tinitiran po ho itong dalawang power plants na malaki na nawala po today saka nung April 16 and April 14 a coal power plant po, so thermal po sila at posible hong maka-apekto sa kanila yung init ng panahon kasi kagaya mo ng ordinaryong makina, pag medyo mainit ang panahon, nagko-contribute po yan kahirap ng mga equipment na gumagawa ng kuryente. So again, hindi ko makonfirm yan kasi ang power plant lang po ang makakasagot niyan. Mm-hmm. Pero may posibilidad po. Di ba pwedeng lagyan na ito ni Alabansa ng kumbaga sa kotse, coolant? Ayan, oo nga. Di ba pwedeng lagyan saka ng coolant ng, niya, radiator? Auxiliary fan, ganyan. Napakalaking fan po siguro ng kakailanganin at napakaraming coolant kung sakali. Pero anyway, ito ni Alabansa, ma'am, 19 power plants sa Luzon na grid, 12 power plants sa Visayas ang nasa force outage ngayon. So, ano po ang sabi po sa inyo, kailan po ibabalik ang normal na supply ng kuryente? Right now, wala pa po akong impormasyon or abiso sa mga malalaking power plant na nawala ko ng forced outage or unplanned maintenance schedule nila. Pero yun nga ho, at this point, since hindi naman ho natin po tayo makakadagdag ng supply kasi manipis na nga ho talaga, ang magagawa na lang ho natin ay tinatawag na demand side management o yung maayos at masinop na paggamit ng kuryente para mapagkasya natin at matasikin yung nalalabing supply ng kuryente na ginagawa ng mga tumatakbo pang power plant. So, ang paborito ko hong tip ay yung mga gawaing bahay na maaari natin ipagpaliban sa weekend katulad ho ng pagplant sa malakas po ang konsumo niyan. Pero hindi naman ho sa namimili ng panahon, so pwede ho natin gawin yan ng weekend pag hindi na ho nakasabay dun sa mga economic and commercial activities. Kasi weekday, marami hong bukas na opisina. Pag weekend, marami hong ang mga opisina pagkaraniwang nakasarado. So hindi na ho tayo sasabay sa konsumo ng kuryente ng mga offices and other economic activities na weekday talaga pumapalo. Mm-hmm. Kapag ka po ganito may mga outages sa Luzon, Luzon lang po area lang po ba ang naapektuhan or meron din po bang sinasupplyan outside of Luzon or Visayas? No, sa Luzon grid po yung may red alert tayo. Ibig sabihin yan, yung mga consumers na nakakabit sa transmission system dito sa Luzon, yun ang maaaring makaranas ng power interruption. Pero I think natapos na po tayo. Hindi ko lang po nakikita yung actual pagdawas ng demand between 2 to 4 p.m. Pero meron pa ho tayong isang schedule red alert at 6 to 9 p.m. mamayang gabi. Ayan na. 6 to 9 p.m. Attorney Ma'am, Attorney Alabansa, paki-explain nga po kung ano ibig sabihin ng red at yellow alert. Kailan nagkaroon ng red alert at yellow alert at ano ang ibig sabihin ng mga ito? Ang yellow alert po, ibig sabihin yan, manipis ang supply, ang pasobra ng kuryente. Sakap pa, pangkalukuyan, yung nalalabing supply ng kuryente para tugunan yung pangangailangan ng mga consumer, kagaya natin, at meron pang konting natitira na ginagamit ng NGCP pambalanse ng frequency at voltage para mapanatili natin yung kalidad ng kuryente. Ngayon po, pag sobra ng kulang yung supply, posible kung mag-deteriorate o gawin red alert, ang ibig sabihin ho ng red alert, kulang na ho yung supply ng kuryente na dumadaloy sa sistema para tugunan yung consumption ng mga natin, kagaya natin consumer, plus yung kinakailangan ng NGCP pang balanse ng frequency at ng voltage. In that case po, no,
pag kailangan ho natin magbawas o magtanggal, mag-disconnect ng ibang mga consumer para ho mapanatili natin yung kalidad ng kuryente. Kasi pag hindi natin ho ginawa yan, posibleng pumangit ho yung, ano, yung voltage. So, para hindi ho makasira ng equipment, magbabawas ho tayo ng consumers. Attorney Alabasa, isa na lamang po, Mama, sa ganitong sobrang init na nga panahon, iminumungkahan niyo rin pala mula sa NGCP ang hindi pagsusot ng underwear sa bahay? Lakay, ang daming pa naman tao sa mga bahay-bahay. Eh, di ba yun ang payo ni dating Health Secretary Congresswoman na Janet Garin? Pagtulog, pwede lang. Pero kapag lang ka araw, maraming gising, magidistorbo yung mga kapitbahay mo niyan. Oh my. Dito, the medical advice to Congresswoman Dr. Garin. Napahagal pag natawag ka, attorney. Attorney Alaman sa mga maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Good afternoon. Yes, magandang hapon po sa inyong dalawa. Ang spokesperson ng NGCP, Attorney Cynthia Alabansa. At ikaw ba pagka natutulog ka, walang... Meron lakay. Ah, meron. Kompleto. Ayan, oh. Parang ang awkward kasi. Parang hindi ako makaikot-ikot niyan kapag ka walang saplot. Kala ko naka-bloomer pagka nasa ba. 90s lang lakay. Balikan natin ang mga reports sa Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyang sana ay sumali ang Japan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. O nga ano ha? Tama nga naman. Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na payagan ang Japanese military forces na lumahok sa balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa Presidential Forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang dahilan para hindi isama ang Japan sa gawain ito ng Pilipinas at U.S. military sa ilalim ng Defense Treaty. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag matapos ang matagumpay na trilateral summit ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington, D.C. Naniniwala ang presidente na magandang hakbang para sa bansa na maisama ang Japan sa military exercises para mas maging madali ang pagtatrabaho ng magkasama at koordinasyon. Gayun din, mas lalo itong makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan at freedom of navigation sa ilalim ng international law. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Well, balikatan is traditionally between the Philippines, which together with the Philippines and the U.S. It is part of our mutual defense treaty that we hold these exercises every year. Now, with the inclusion of Japan, into some of these exercises that we've been doing, not only Balikatan but others, I don't see any reason why Japan should not be part of those exercises in the future. And that again is I think is a good move for us to make. Si Pangulong Bongbong Marcos para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Miss Let. We are in. Yes, okay. Anong update doon sa pinuntahan ng Paolo Marcos sa Batangas, yung droga, yung shabu, worth 13 billion? Natuoy na ba kung kanino galing at sino da ang mastermind? Hindi pala kay, patuloy daw yan na iniimbestigahan niya yung inaalam. Pero ang babala ng presidente kanina sa mga sindikato, sabi nga niya, aabutan din namin kayo dahil maliit lang naman ang Pilipinas. Pero sabi ni Presidente Lacay, hindi magbabago ng estratehiya ang pamahalaan sa kampanya nito kontra illegal na droga. Nakita naman daw, epektibo yung approach ng mga otoridad at dun sa nangyari at binigyan din nga ng Presidente na naging matagumpay ang operasyon ng walang namatay o nasaktan. Kala ko sasabihin ng Pangulong Marcos, gagayahin ko ang tatay ko. Ipa-firing squad ko kayo. Wala na kasi lakay tayong ganyan, Nino. Noon, martial law, tsaka wala tayong death penalty. Oo nga, eh. May death penalty kay Dior is dead or alive. Oo, tayo dyan yung gusto naman ni PBBM lakay. So, contrast, ayan na kabaliktaran yung policy ng dating Pangulong Digong at Pangulong Marcos. Oo, lakay. Dahil naniniwala siya na ang susi para matigil yung ganyang kalakalan ay tuloy-tuloy na operasyon at malakas
ayun, mas malakas na intelligence gathering. Wala daw sa Santo Hen kung may sangkot ng mga politiko o mga otoridad. Ba, sana may masampulan. Oh, sana nga, Lakay. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balisan niyo, Lakay, at Miss Thea. Dati kasi Lakay aggressive eh. Ngayon, parang ikaw ang idol eh. Makalma lang. Ayan, chill lang. Makalma ang presidente, bonget. Ayan. Ayan, pero batiin natin si Attorney Mara Santiago, ha? Ang dating chief ng LTO, sabi niya, masarap daw matulog ng walang undies. Naku po! Kapag very senior citizen ka na. Ayan. Ano? Kung bata ka pa, abay, hindi ka makatulog. So bagets pa po ako. Samantalang multilateral maritime drills ng Balikatan 2024, mas maraming isasabak na barko kaysa sa quad sail ng Pilipinas, US, Japan at Australia. Idetali mo, RH52 Eniel Parosa Eniel. Lakay at Istea, nagdadating na umano ngayong araw ng Martes, Abril 16, ang main body o pulso ng mga kalahok sa inasahang pinakamalaking balikatan exercises sa kasaysayan. Kasi nga nito, mas maraming barko rin ang dapat asahang magpapasiklab sa Multilateral Maritime Exercise o MME. Natampok sa 39th edition na ito ng Balikatana. Ayon kay Colonel Mike Loico, Executive Agent ng Philippines US War Games, mas maraming sasakyang pandagat ang lalawak sa drills kumpara sa makasaysayang quadrilateral sails. Nitong unang bahagi ng Abril, matatandaan, limang warship ang ibineploy ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa kauna-unahang multilateral na paglalayag sa West Philippine Sea o South China Sea. Ito lamang entrada ng buwan. Pero bagamat wala pang matiyak na bilang, binanggit ni Loico sa mga reporter sa Campo Aguinaldo na tatlong barko na agad ang takakawalan ng Pilipinas, kabilang ng dalawa mula Philippine Navy at isa naman mula sa Philippine Coast Guard. Kakaibang nakaumang na joint sail sapagkat kasama rin sa training ang Coast Guard ng Amerika, vessel mula Australia at frigate mula sa French Royal Navy. Bukod sa mga partisipantes, gagawin ito sa kaduluduluhan ng exclusive economic zone ng Pilipinas o sa layong 200 nautical miles ng umula sa Philippine baseline. Mahigit sa 16,000 sundalong Pinoy at Kano ang inaasahan sa Balikatang. Ilan, Edniel? Mahigit 16,000 lakay. Wow, dami. Yan ay bukod pa, ibig sabihin madadagdagan pa yan, depende sa ipadadala ng Australian Self-Defense Force, French Royal Navy, at observers mula sa 14 na bansa gaya ng Japan at mga imbitadong ASEAN country. Ang sigurado, bukod dito sa binabanggit natin bilang pati mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ay isasalang na lakay sa balikatan exercises ngayong taon. Ang sabi ni Colonel Loico, ito ay bilang paghahanda dahil itong mga ahensya ito ng pamahalaan ay may stake din sa national security. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Our ballpark figure is around 60,000. What's not included there sa 16,000 is the participation of the Australian Defense Force, the ADF, and the Marine National, the French Navy. We should also be coming in. We will be sending a frigate during the multilateral maritime exercise. Ang tinig ni Colonel Mike Loico, Executive Agent ng Balikatan Exercises. Para sa kauna-una, Eka Edniel, dito ba sa Balikatan Exercises, di ba nung minsan nagpalipad ng missile, rockets, gagawin din ba ito sa Balikatan Exercises? At mapapanood ba natin yung pag-intercept? Parang pag-intercept ng Israeli missile dun sa mga pinalipad na missile mula sa Iran. Meron bang ganyang eksena? Tama ka dyan, Lakay. Sa katunayan, hindi lang yan ang iyang tampok. Tapos pa yun yung sa mga nagdaan ng mga drills, yung sinking exercise, yung pagpapalubog doon sa paparating na barko. Doon sa kunwari may scenario na may sasalakay. Ating baybayin. Aha. Titirahin ng ating kung anumang gagamitin nila. At ang binabalita kanina ni Colonel Loico, Lakay, meron na tayong mid-range missile system galing Amerika, bagong-bagong itong device mula US. Ang dinala na dyan sa norte, Lakay, dyan somewhere up north,
para gamitin nga sa palikatang exercises. Isa rin yan sa mga abangan natin. Sa norte, so, ha? Sa Cagayan. Yeah, kaya pala ang dami ng Chinese doon, ha? Chinese students. Hindi naman yung target, Lakay. Ang dami ng mga spooks doon. Mga... Ayan. Nagpapagawa ng mga estudyante, ha? Ayan. Anyway, abangan natin yan. May report si Milky Rigunan mamaya. Laki, tinanungan natin kung anong mga ganap sa norte. Walang pagnililinyang mga ano, mga aktibidades. Pero ang sigurado ay importante rin itong geographical location na yan para sa national security ng bansa. Balik sa inyo, Lakay at Mistea. Maraming salamat, Edniel Paros. Samantala, gentleman's agreement sa West Philippine Sea, propaganda lang ng China. Ayon yan kay Senator Joel Villanueva. I-detalye mo, RH28 Raymond at Paas Raymond. Mr. Mayor, hindi tayo dapat nahuhulog sa patibong ng China. Ito ang babala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kasunod ng kontrobersiyang milikha nang umano'y gentleman's agreement sa pagitan niya na dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Villanueva, bahagi lang ito ng propaganda ng China upang guluhin tayo kung nakagugulat o kaya nakagugulat na napakarami ng nagsasalita at biglang dumami ang mga eksperto sa usapin ng West Philippine Sea. Mahirap umanong paniwalaan na ang China ay naniniwala sa gentleman's agreement na wala man lang katirasong papel na patuloy. Alam ng mga Chinese na hindi rin ito binding gaya ng gusto nilang mangyari. Bahagi na ito ng kasinungalingan ni Chinese Ambassador Wang Zilian, kaya't hiniling na pauwiin na ito sa Beijing. Ang masaklap ay marami sa ating mga kababayan ang na-impluensyahan at kumakampi sa China. Una nito'y nagkain ng resolution si Sen. Risa Ontiveros upang investigahan ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni Pangulong Duterte at China sa usapin ng West Philippine Sea. Narito si Senador Joel Villanueva. I really believe so that it's just a plain simple propaganda of the Chinese government. Eh, look at the ambassador, di ba? Kung ano naman sinasabi niya, di ba? Na may 1, 2, 3 na naman siya. Come on, this is not the first time that we caught him lying, di ba? And that's why we were saying na dapat palitan siya, ibalik siya dun sa Beijing. So, ako, wala akong kaduda-duda that this is part of their plan. This is part of their strategy. So, let's not fall into their traps. Bahagi ng pahayag ni Senador Joel Villanueva para sa kauna-unahan sa Pilipinas, TVRH. Yes, Mayor. Kala ko panawagan ni Senator Joel Villanueva kami sa JIL, ipapag-pray over na lang namin sila. Ipapag-pray over daw yung mga pro-China na mga nasa gobyerno. Ay, naku, oo nga, meron ganyan. Pati sa mga LGUs, ha? Lalo doon sa northern na sa Cagayan Valley, ha? Ayan, anyway, sige. Abangan na lang natin, Raymond. Thank you. Balik sa inyo, Mayor at Mr. Babalikan natin lang pang detalye ng ating mga balita. Nako, eto na, ha? Yung pagdagsa po mahabigan ng mga Chinese students na kaduda-duda sa Cagayan at Isabela, ha? Abay, pinaimbestigan ngayon, kinukwestiyon ngayon ang BID, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at CHED sa pag-iisyo ng napakaraming student visa sa mga Chinese nationals na hindi naman dito nag-aaral sa Metro Manila kundi sa mga lugar na malalayo. Merong EDCA site. Na may EDCA sites. Samantala, PNP, tinitignan ang posibilidad na idinaan sa dagat ang pagpasok ng 13.3 billion pesos na halaga ng Shabu. Aba, si Justice Secretary Boying Remulla, ha? Abay, pinaimbisigan na rin po ang naging pahayag ni dati Speaker Bebot Alvarez kung pwede siyang kasuhan ng sedition o rebellion. Standby sa ating balitang showbiz. At good news sa mga maraming dolar. Magkano na, Lakay? Abay, sabi nating business correspondent Mr. Michael is my guy. Nagsara po ang trading mabigyan sa foreign exchange. Ang palitan ng dollar, naku, tumaas.
Sarado 57 na kada isang dolyara, Miss Atea. Ang taas ngayon, lakay ah. Nag 55 something na lang yan, di ba? Kaya itago mo pa yung dollar mo. Wala nang maitago. 57 na. Oras, Miss Atea. Kulang-kulang 6 na minuto bago mag-alas 5. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita o nga pala ano ha? Tinatanong lakay, Reyes Bayan, buhay pa ba ang National Power Corporation? Buhay naman lakay, may opisina pa eh, ah, may budget ba? Pa. Walang niya ano ha? Anong ginagawa ng National Power Corporation na? Abay, ang pangalan pala ng presidente nawala ha? Si Ferdinand, wait, andyan na lakay? Nawala eh. Yeah. O nga ano, pero ang chief niya, of course, under ng Department of Energy, Secretary Lutilia. Ha? Ano nangyayari sa mga taga Department of Energy at NAPOCOR? Ano? Abay, dapat eh, every summer, eh, bago pa sumapit ng summer, tag-araw, eh, dapat eh, pinaghahandaan na ng mga ito. Ha? Lang ya, Mr. President, palitan niyo yung mga taga-NAPOCOR dyan. Saka taga-Department of Energy. Samantala, Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs at CHED. Kino-question ngayon sa pag-i-issue ng napakaraming student visa ng mga Chinese nationals. Na kino-question din ng dalawang congresses na kung bakit ang daming Chinese students doon sa Cagayan. At doon sa Isabela kung saan nandoon ang mga EDCA sites. Paris number 12, Milky Regional, please come in. Milky. Lakay Atea, ano ang ginagawa ng napakaraming Chinese students sa mga paaralang malapit sa mga EDCA sites? Ito ang tanong ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers. Dahil bukod sa mga Chinese businessmen, workers at mga tourists, nagsarin ngayon ang mga estudyante ng Chinese na nag-aaral sa bansa. Igreen si Barber sa paliwanag ng Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration at Commission on Higher Education kung bakit at paano nabibigyan daw ng mga student visa ang napakarami mga Chinese students. Tilaan niya may trend na nag-enroll ang mga ito sa mga paaralan sa Cagayan at hindi dito sa Metro Manila kaya isa itong national concern. Sa mahiring ng Kamara, kinikwestiyon din ni Barbers ang DFA, LTO, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya dahil nakakuha ang mga ito ng mga original passports, birth certificates at iba pang mga dokumento na dapat para lamang sa mga Filipino citizen. Ikinakaalarma ito ni Barbers dahil maituturing ang creeping invasion kasabwat ang ilan pa nating mga tiwaling official. Oh. Anong tawag nila man ang Milky? Creeping invasion? Oo, lakay. Kasi ang dami na daw ng mga dumarating sa ating bansa. Businessman, mga turista. Ngayon naman daw, mga estudyante. Lalo na Diba, yung mga paaralan malapit sa Cagayan. Eh diba nireport nga na aking bubit dyan eh. Sabi niya, lakay dito tuwing umaga yung mga Chinese na students dito ha. Grupo-grupo para isang platoon nagja-jogging. Alang, para may pinaghahandaan. Ang gusto lakay ni Barbers at Thea ay magpaliwanag yung mga concerned government agencies. Kasi hindi naman makakapasok daw ang mga ito sa bansa. Kung walang mga lagay, kung walang mga piwalin mo opisyal dyan sa mga nabanggit na mga ahensya. Kaya ang sabi niya, magpaliwanag kasi may tuturing daw na creeping invasion. Wow. Kasabot ang ilan nating mga piwalin opisyal na nag-i-issue ng naturang mga dokumento. Parang parang lang ng mga hapon nung, World War II. Paisa-isa, yan, lakay, no? Nakakalat. Anong paisa-isa? Marami rin, pero nakakalat. Paisa-isang platoon. Paisa-isang batalyon. Baka mamaya magising tayo ay... yung mga nandiyan mga estudyante ay mga ano pala mga colonel o kaya mataas pala ang rango sa People's Liberation Army. Nakakatakot 'yan. Oo, kaya dapat daw magpaliwanag ang mga concerned government agencies, DFA, LTO, CHED dahil bakit daw mayroong mga student visa ang may totang pinipilit pala kay kaya ay yung mga eskwelahan dyan sa Cagayan at iba pang mga lugar malapit sa mga EDCA site. Ayan. Sabi ni Governor Mamba, maganda rin sa tourism at ekonomiya. Oo. Tsaka friendly daw talaga sila dyan sa area na yan. Siyempre, kasama yan sa strategy. Ay!
Okay. So, si Governor Mamba, di ba ipapatawag ni Congressman Lara at Congressman D? Di ba Albano? Kung magsagawa na kayo ng investigasyon, ay baka ipatawag siyempre yung mga lokal na opisyal na nasasakupan ng mga EDCA site. Okay. Maraming salamat, Mana Milky. Balik sa'yo, Lakaya, Thea. PNP tinitingnan ang posibilidad na idinaan sa dagat ang pagpasok ng 13.3 billion pesos na halaga ng shabu na nasamsam sa Batangas. Idetalye mo RHY Val Gonzalez, Val. Wala si Val Gonzalez sa Justice Secretary Jesus Crispin. Ayan na. Ayan okay, na. Val, proceed. Mayor, Kristaya, malaki ang posibilidad na galing sa ibang bansa ang halos 2 tonelada ng shabu na nasa Batangas, Batangas kahapon. Ito ang inihayag ngayon ni PNP spokesperson, Police Colonel Jim Fajardo, kasabay ng patuloy ng investigasyon ng pambansang pulisya para matupoy ang grupong nasa likod ng pinakamalaking huli ng droga sa kasaysayan ng law enforcement operation. Sa press briefing dito sa Campo Crame, sinabi ni Colonel Fajardo na pati sa Martins at packaging ay ibang-iba ang nasamsam na 13.3 billion pesos na droga sa regular na nahuhuling illegal drugs. Isa-aniya sa tinitingnan ng PNP sa ngayon na ay ang paggamit ng yate para maipasok ito sa coastal waters ng Batangas. At para ito'y ma-validate, sabi ni Fajardo, may mga kinakausap na silang mga individual tungkol dito. Isinagawang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Itagtag, Batangas kaninang umaga, ay una na rin itong sinabi na may mga indikasyon na magpapatunay na ang origin ng droga ay sa labas ng bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Val. EZRH, ako naman, Val Gonzalez. Val. Yes, Mayor. Wala bang Chinese markings yung droga? Kasi mga dati, di ba, mga nakatago sa parang tea bags. Oo, oh, ayoko nga, Lakay. Yes, correct. Oo. Eh, ibang-iba raw, Mayor. Ito yung regular na nahuli, yung mga may Chinese character. Iba ito, Mayor, bagamat ayaw din niyang banggitin kung ano yung pataklit o na dahil patuloy pa rin yung sinasagawa nilang investigasyon. Ibang bansa, Mayor, yun yung ibig lang sabihin ito si Police Colonel Jim Fajardo. Yun yung pinanggalingan. Kaya yun yung investigan nila. Baga naman ng Mexico, yun, Colombia. Ibang markings daw Lakay eh. Maraming salamat, Val. Mula rito sa Campo Crame, back to you, Mayor, please kaya. Samantala, Justice Secretary Boying Remulla pinaimbestigan ang naging pahayag ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Aris 29, Boy G. Boy Gonzalez, please come in. Lakay Deyo, Deya, pinaimbestigan na nga ni DOJ Secretary Boying Remulla ang pahayag ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na nanawagan sa Armed Forces of the Philippines at the Philippine National Police na bawiin na ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Remulla na aalamin nila kung pasok sa sedisyon o rebellion ang naging pahayag na ito ng kongresista. Bilang isang dating mamabata, sa pinaalalahanan ni Remulla si Alvarez na umakto ng may pinakamataas na standard of ethics, moralidad at pagiging makabansa. Pinayuan rin niya si Alvarez na iwasang magsalita ng mga pahayag na may turing na undecoming bilang membro ng Kamara. Si Alvarez ay dating House Speaker ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, si Shari, dito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Samantala, isang pangunahing ospital sa Pilipinas gagamit ng robot sa medical operation. Dati sa K-drama ko lang to nakikita. Report ni RH6, so Sherwin Alfaro. Sherwin. Istaya, bilang nangungunang ospital sa bansa, pinatunayan ngayon ang Makati Medical Center na ito rin ang nangunguna pagdating sa medical technology. Ipinakilala sa publiko at binasbasan kanina ang Da Vinci XI Robotic Surgical System, ang kauna-una sa serye ng intuitive technology na ito, isang multimilyong pisong investment na Makati Medical Center para sa kalinalan ng kanilang mga doktor. Ayon kay Dr. Jaime Songko, ang department head ng operating room ng department of operating room department ng Makati Medical Center, hindi na bago ang teknolohiya para sa mga doktor na Makati Med. Halos isang dekada na rin umanong kaagapay ng mga surhano
sa ospital ang teknolohiya. Subalit ito ang una sa Makati Med at sa Pilipinas na nakakuha ng pinakamodernong robotic system ang ospital para mas maging mabilis ang mga sensitibo at delikadong operasyon sa tulong ng mga makina at robot. Iit ni Songpo, walang dapat ikatakot ang publiko sa paggamit ng robotic system dahil dumaan sa milyong beses ng pagsusuri at paggamit ng mga ito para makatulong ng malaki sa mga surhano sa pagpapabilis ng proseso ng operasyon. Pakinggan natin si Dr. Songpo. Dr. Songpo, can you tell us about this Da Vinci? Well, this is the latest equipment that the Da Vinci Intuitive System has offered, and we're more than lucky to have it on board dito sa Makati Medical Center. It offers us a lot of distinct advantages from the old SI system, and so we're able to offer better visualization, better ergonomics for the surgeon, and better manipulation because it handles the endurist system like the hand. So these are the distinct advantages that it will offer us. Bakit po kailangan magtiwala ang publiko sa bagong teknolohiyang ito na na-acquire ng Makati Medical Center? No, it's been around, no, for a while, although this is a new model. It has enhanced the old models, and over 7 million procedures have been done worldwide. So I guess it's not a question of trust, it's a question of this is now the present, no? It's not the future. It will be what will be going on for the next several years until, you know, we have another model, maybe another system. But right now, I think this is the best technology so far. Thank you, Doc. Yan ang DZRH News, RH6, Sherwin Batao. Saro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Nakatakot naman yan. Parang ko nag-brown out. Ay, wag na. Dapat naka-schedule talaga yun. Lakay natapos saka ano agad yung may, generator. Dapat may UPS. Ayan. UPS. Yun ba yung robot na pwede magtuli? At, nako, pasensya ka na, Miss Aliyah. Hala na tayo yung oras. At yan ang kabo nating palatuntunang break time. Ako po si Deyo Macalma. Ako naman si Petro Corpuz. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen O. Yung. Bye-bye. Ingat. Stay safe.